nang bigyan ng paunang lunas si Angeline Fernando matapos mahulog sa riles ng MRT at maputulan ng braso. Katuwang pala ng medical intern na si Dr. Shirley Ann Handik at iba pang sumaklolong gwardya ang isang pulis, si PO2 Danilo Agustin Jr. Nang hiram pa raw si Agustin ang sinturon sa kasama, itinali ito sa naputol na braso para mapigil ang pagduruko. Sabi ko po sa mga kasama ko, kahit anong panali. Tapos po, that was the time na binigay sa akin, hinand sa akin ni Police Senior Inspector Robin James Bate yung kanyang belt. Siya rin na nakapansin na nasa gitna ng rail tracks ang naputol na braso. Ininstrakan ko po yung isang guard doon. Sabi ko, kunin yung kamay, ilagay sa isang container at lagyan ng ice. Bakit mo naisip yun? Hindi po kasi po para po ma-preserve natin yung kamay. Kasi po, kapag may ganyan po, may possibility po of reattachment. Mahalaga ang hakbang na yon para maging posible ang pagbabalik pa ng braso na matagumpay na nagawa ng mga doktor sa Makati Medical Center. Natuwa siya sa balita, pero lalo na ang kanyang mga boss. Rekomenda natin ito ang isang parangal. Nag-aagalak kami. Bilang pinuno niya, tuwang-tuwa ako dahil nakita ko yung kabayanihan niya. Payag din ang PNP chief na bumalik sa PNP Health Service, si PO2 Agustin, bilang nurse cop. I'm so happy na may mga pulis tayo na ganyan, di ba? At least hindi lang puro negative yung mga balita about the police. Ako, si Ian Cruz, ang inyong saksi.